I would like to hear a message from Tito Ricky to our birthday celebrant. So let's give him a warm applause. Pastor Ricky Carrillo. Praise God. Akala ko kakain lang ako. Magsasalita pala ako. Sa bagay, lagi namang ganun eh. Kaya kailangan laging ready. So ready na ako magsalita kasi busog na ako eh. So dahil wala naman akong mensahe, siguro masasabi ko, John, wag mo nang mag-asawa. Kasi nagsisimula pa lang ikaw kay Lord para mag-fulfill ng prophecy. Okay ba kay Ron? Agree ba kay Ron? Sino yung agree na wag mo na mag-asawa si John John? Taas nga ang kamay. How about the others? Hindi. Joke lang yun. Pero kung agree kayo Ron, totohanin na niya, no? Totohanin na niya. Pero personally, para sa akin, talagang siguro agree kayo, no? Na tayong lahat ngayon, bless you, John John. Tama? Kasi ito yung panahon na pinupulfill ni John John yung kanyang high calling. Yung kanyang mataas sa pagkakatawag kay Kristo Jesus. Talagang kung merong higit na nabibless ngayon kay John John, tayo yon. Amin ba? Sino yung nabibless ngayon sa buhay ni John John? Taas nga ang kamay. Yan. Pangalawa, siyempre, yung mga parents niya. Tama? Yan. At higit sa lahat, si Lord. Si Lord. Alam mo ninyo, nais ko lamang itong ibahagi sa inyo since na talagang wala naman akong mensahe at on the spot ito. Naalala ko nung ako po ay tinatawag ng Lord into full-time ministry. Yan. Nakatapos din naman ako ng konti, nakagraduate din naman kahit pa paano. At gusto pang pumunta sa mas mataas na tinapos. At kasabay ng tumutuwang sa pag-aasikaso sa business nila Jun Dodoy, naranasan ko rin magtrabaho sa Akay Philippines. Pero at that time, tinatawag ako ng Lord, una para ma-born again, siyempre. Bago ako nag-full-time, tinawag niya ako para ma-born again. Sa hindi inaasahang pangyayari, na-invite ako sa isang birthday celebration. It so happened na ang birthday celebration na ay born again ang nagdaraos ng kaarawan. At bago nagkainan, walang inuman, walang sugalan, walang sigarilyuhan, nag-preach muna ng gospel. At that time, my eyes, my spiritual eyes were opened. Nabuksan ako sa katotohanan na meron palang langit, meron palang impyerno. Kinakailangan pala na pag-isipan ko na habang nabubuhay pa ako kung saan ako pupunta after ng aking buhay sa mundong ibabaw na ito. Pagkatapos mag-preach ng pastor, nagpatanggap siya kay Kristo. Pinataas yung kamay at pinatanggap si Kristo. So natagpuan ko, I found myself na nakataas din ang kamay. Nakayokot, nakapikit at tinanggap si Christ bilang Lord God, Savior ng buhay ko. So doon nagsimula yung pagbabago sa buhay ko, natanggal yung mga bisyo at kasalanan na hindi ko kayang baguhin. Pero ang Diyos ang nagbago ng buhay ko. Pero hindi nagtapos doon, sapagkat ang Diyos ay may malalim na panawagan. Tinatawag ako ng Lord into full-time ministry. Nang ibig sabihin, iwanan ng lahat para kay Lord. At nung oras na iyon, meron akong girlfriend. Magandang babae, maputi, at ang pisngi ay mamula-mula. At matapos ako ma-born again at siguro na-born again ako, may edad na eh, 22 years old na. Kaya sabi ko, sayang, matanda na akong na-born again. Sana bata-bata pa. Kasi kung bata-bata ako na born again, mas mahaba yung buhay na ipaglilingkod ko kay Kristo.
Pero ang nangyari, I got born again when I was 22 years old. Then, siyempre, bago ako na born again, siyempre unbeliever. Sabi ko, pagdating ng 25, dapat makapag-asawa na, sabi ko. Siyempre, pag lumampas ka ng 25, matanda ka na eh. Ganun yun. Pero sa panahon ngayon, pag lumampas ka ng 21, medyo matanda ka na. Kasi pababa ngayon yung edad eh. Pero totoo po ang sinasabi ko sa inyo. Pagdating ng 25, sabi ko, mag-aasawa na ako. Kasi pag hindi ako nakapag-asawa ng 25, may matanda na ako. So yung girlfriend ko, taga Mindanao, maputi, matangkad, mamula-mula ang pisngi. At napakaganda talaga. At totoo po ito. Hindi naman tayo pauhuli, di ba? At hindi ako nagbibiro, hindi ko hinabol yun. Yun ang humabol sa akin, Jaira. Oh, totoo. Na-chakla. Okay. Ngayon, pero alam mo, yun nga, masyadong matindi ang panawagan ng Lord. Masyadong matindi. At maging ang pagkatrabaho, ang mataang nakatapos ng konting kurso, gusto pong kumuha pa ng mas mataas pa, lahat yun ay pinapaiwanan ni Lord. At ako ay tinatawag ng Lord into full-time ministry. Hindi lang pinaiwan ng Lord ang mga bisyo at kasalanan. Pati pag-aaral, pati trabaho, pati negosyo, pinapaiwan ng Lord. Masyadong weird si Lord. Very strange, very unusual, masabi natin. And I want to tell you that the calling of God is so persuasive. Masyadong persistent ang panawagan ng Panginoon. At yung aking nobyang iyon, taga Mindanao, uuwi ng Mindanao para magpaalam kasi magpapakasal na nga kami. Pero alam ninyo, masyadong malalim ang pangungusap ng Lord na hindi mo na magpakasal at hindi mo na mag-asawa. Alam niyo po anong nangyari? Ito, ano to, tapatan nito. Mabigat, masakit. Pero, nakipag-break ako. Hindi siya ang nakipag-break sa akin. Ako. Yabang. Yabang ha. Hindi dahil sa ayoko siya. Hindi dahil sa hindi siya maganda. Hindi dahil sa siya ay ma-impisingin niya yung mamula-mula. Ang totoo lang, pagkasama ko yun, laging chinachanching ganyan dahil sa ganda nga. Halos, hindi ka naniniwala. alam mo, John, itong ako ngayon, hindi nyo ito naririnig kahit kailan. Kaya, special to para sa birthday mo, John. Iti siguro, inihanda talaga ito ni Lord para sa ganitong occasion. Praise God. Sabi nga eh, walang nagkataon kay Lord. So, ang nangyari eh, yun nga. So, nakipag-break. Ano po? At yun nga, pati trabaho, pati sa pagninegosyo, pag-aaral, pinapaiwan talaga ni Lord. Pero alam niyo ho ba na tayo kung magkaminsan, pag pinapaiwan sa atin ng Lord ang bisyo at kasalanan, hindi naman kaagad dating iniiwan, di ba? Totoo. Yung iba, iniwan kaagad. Pero yung iba, hindi kaagad iniiwan. No, ganoon. At kung magkaminsan, pinapag full-time tayo ni Lord, hindi rin kaagad tayo nagpo-full-time, di ba? Minsan, nasabihin natin, Lord, mangusap ka, managinip ka, managinip ako. Bigyan niyo ako ng matinding prophecy. Minsan, alam na nga natin na tinatawag tayo ng Lord into full-time ministry, di ba, Mariel, di ba? Minsan, ang dami pa natin hinihinging sign kay Lord. Ang dami pa natin hinihinging sign kay Lord. Pero we know that the Lord is calling us into a full-time ministry. So, nung oras na yon, naghahangad pa rin magtrabaho, mag-aaral, o ano pa man yung gustong ipursong dream, pero talagang masyadong matindi ang panawagan ng Lord. Sabi ko sa Kanya, Lord, iba na lang ang tawagin ninyo. Kasi una, hindi naman ako karapat-dapat dyan. Kasi ang tingin ko talaga, hindi ako deserving na maging manggagawa ni Kristo. Yun ang tingin ko sa sarili ko.
Kasi para, for your information, masyado akong makulit talaga. Halata naman eh, kahit sa edad kong ito na 37 na, nakikita niyo kakulitan ko. So, makulit ako talaga. Sobrang kulit, sabi nga. Kaya para sa akin, hindi ako karapat-dapat na maging lingkod ng Diyos. Pangalawa, sabi ko, hindi ko kaya. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya yan. Mahirap yan eh, sabi ko. Pangatlo, sabi ko, nakakaalis ng ambisyon yan. Diba? Kasi may mga ambisyon tayo sa buhay na gusto nating i-pursue. Pero, ayaw ni Lord. Masyadong persistent, masyadong persuasive yung panawagan ni Lord. So, wala akong magawa. No? Kahit nagkatrabaho ako, wala akong peace. So, nag-resign ako sa trabaho ko at lahat na ng mga pangarap, iniwan na. At ako ay nag-full-time. So, naalala ko yun, umattend lang ako ng camp meeting noon. Then, pag-uwi ko ng 15th Avenue, doon pa ako nakatira noon. So, totally, give up ko na lang everything at nag-full-time na ako. Bagamat sabi ni Chondodoy, balik ako sa 15th Avenue, so hindi na ako bumalik. At ako ay nag-full-time na ng lubusan. Ano yung mga iniwan ko? Bisyo't kasalanan. Ano yung mga iniwan ko? Trabaho't negosyo. Ano yung mga iniwan ko? Pangarap sa buhay. Ano yung iniwan ko? Magandang babae. Mapula-pula ang pisngi. Maputi. So, iniwan kong lahat yon at ako ay naglilingkod sa Panginoon. At nang ako ay nag-decide na mag-full-time, the Lord said to me, anak, ito ang narinig kong tinig kay Lord. Tawagin mo silang maglingkod sa akin. Tawagin mo silang maglingkod sa akin. Hindi ko malilimutan yung tinig na iyon ng Panginoon. Tawagin mo silang maglingkod sa akin. So ito na po yung mensahe ko. Nagsisimula pa lang ako. Yung kanina, intro lang yon. Ang sabi sa akin ng Lord, tawagin mo silang maglingkod sa akin. Sapagkat alam natin, maraming na born again, pero hindi naglilingkod kay Lord. Maraming may talent, magagaling, may tinapos, may pinag-aralan, may yaman, matatalino, pero hindi naglilingkod kay Lord. So ang nais ng Lord ay hindi lamang tayo maborn again. Ang nais ng Lord, paglingkuran natin siya. Ayaw ng Lord na tayo ay nananatiling tagabutas ng bangko. Nais ng Panginoon, ano man yung tawag natin, ano man yung calling natin, ano man yung role na dapat nating gampanan sa buhay na ito, lagyan natin. At kinakailangan, lagyan natin yon sa sandaling marinig natin ang panawagan ng Lord. Sa sandaling marinig natin ang tinig ng Lord, the Bible says, na huwag na nating pagmatigasin pa ang ating mga puso. Kapag nalaman na natin kung ano yung mga pinapagawa sa atin ng Lord, gawin na natin kaagad. At mas maganda nga habang bata pa tayo. Kasi kung tatanda na tayo, wala na, uugot-ugot na tayo. Puti na yung mga buhok natin, saka tayo maglilingkod sa Panginoon. Parang naalala ko nga yung isang kwento. Sabi ng pastor sa miyembro niya, o mag-serve ka na sa akin. Sabi niya, pastor, may pangarap pa ako, kailangan kong makapagtapos muna ng pag-aaral. Nung nakapagtapos na siya ng pag-aaral, sabi ni pastor sa kanya, o mag-serve ka na sa akin. Sabi niya, pastor, mag-aasawa pa po ako. Nung nakapag-asawa na siya, pinuntahan siya ni pastor, o mag-serve ka na sa akin, may asawa ka na. Pastor, magkakaanak pa ako eh. Nung nagkaanak na siya, pinuntahan siya ni pastor, o mag-serve ka na. Pastor, sabi niya, hindi pa, magkakaapo pa ako eh. Kinakailang ihanda ko yung kinabukasan nila. Ngayon dumating yung time, nag-anniversary sila. Eh, hindi namang kalakihan yung church ni pastor. Lahat ng member binigyan ng gift oh, ni pastor. May malaki, may maliit na box. Napunta sa kanya ang liit-liit. Sabi niyo, ano kaya ito? Bakit kaliit-liit? Siguro hindi naman palakihan ng regalo yan eh. Kung magkamisa, maliit na regalo, special naman ng laman eh. So, humaba na yung anniversary. Inaabot na ng alas 12.
Sa pag-uwi ng bahay, nakatulog na. Pero naisip niya yung gift niya. Madaling araw, binuksan niya yung gift niya. Pagkakita niya ng gift niya, alam niyo, kinuha niya yung sasakyan niya, punta siya sa bahay ni Pastor. Pastor, Pastor, kinaptok niya, madaling araw ha. Pastor, Pastor, nais ko lang tanungin sana itong patungkol sa gift mo. No? Kasi nagtaka ako bakit napakaliit ng gift mo. Nung binuksan ko, nagulat ako. Ngayon, gusto kong tanungin kayo, gusto nyo bang malaman yung gift ni Pastor? Sinong gustong makaalam? Kung ayaw nyo na, tapos na ang service nito, tapos na ang mensahe ko. Pero kung gusto pa ninyo, ipapaalam ko sa inyo. Gusto ninyo? Okay. Alam nyo kung ano yung gift ni Pastor? Isang kandilang malapit ng maubos. At ang sabi ni Pastor, yan ka na lang. Gusto mo nang mag-serve ngayon kay Lord, pero isang sindi ka na lang, mamamatay ka na. Mga minamahal, huwag na ho nating hintayin pa na tayo ay maging upos na kandila na bago pa maglingkod kay Kristo. Ang masasabi ko para sa ating lahat, kung kayo'y naglilingkod na sa Panginoon, serve the Lord with gladness. Maglingkod kayo ng may kagalakan. Huwag kayong aalis sa tawag ninyo. Anumang sakripisyo, anumang pagtitiis, huwag niyong iiwanan. Sapagkat sa likod ng pagtitiis na yan, nariyan ang biyaya ng Panginoon. The more the pain, the more the suffering, the more the glory, and the more the promotion. Amen. Gusto niyong palakpakan si Lord. At walang kumparahan sa paglilingkod kay Kristo. Babayaan mo siya sa kanyang ginagawa. Ang intindihin mo, yung tawag mo, yung calling mo. Mind your own business. At tapusin mo yung pinapagawa ng Panginoon. Finish the will of the Father. Huwag na huwag mong hindi tatapusin ang pinapagawa ng Panginoon. At kung tinatawag ka ngayon ng Panginoon para ma-born again, para iwanan ng bisyo't kasalanan, ito na ang panahon, sapagkat tomorrow may be late. At kung tinatawag ka ngayon ng Panginoon para maglingkod o maaaring hindi sa pagka full-time, no? In a part-time basis, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. At kung tinatawag ka naman ng Lord sa full-time, as a full-time minister of God, bigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Huwag na huwag mong hindi ibibigay ang buhay mo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng ating mga buhay, ialay din natin ang ating buhay sa Panginoon. Sabi nga ni Haring Solomon, natikman na niya ang lahat sa mundong ibabaw na ito. Pero anong sabi niya? All is vanity. All is useless. All is meaningless. Isang masasabi ko sa inyong lahat, wala nang sasarap pa sa naglilingkod sa Diyos. Wala na. Ito na ang pinakamataas sa lahat. Alam mo, magkaroon ka ng asawa, hindi ka lubos naliligaya dyan. Magkaroon ka ng mga anak, hindi ka pa rin lulubos naliligaya. Sa katotohanan lang, minsan yung pag-aasawa at pag-aanak, umaagaw yan ng iyong atensyon. Kumukuha yan ng iyong atensyon. Pero hindi ko naman sinasabi ko kayong mag-asawa at pag kayong mag-anak kung kayo'y nakatakda para riyan. Pero sana sa takdang panahon ng buhay. At kung sakaling kayo mga makakapag-asawa sa edad na 40, ang mapangasawa ninyo ay yung kasama rin ninyong naglilingkod kay Kristo. Huwag na huwag ang pipili ng isang babae, ng isang lalaking hindi mo makakasama sa paglilingkod kay Kristo. At dito na po ako magwawakas. Bago maging huli ang lahat sa buhay natin, ngayon na ho tayong maglingkod sa Panginoon. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Kung marami na tayong narinig na aral, malalakas na anointing, malalakas na glory, no? Kung tayo po ay nabigyan na ng napakarami ng prophecy, huwag na ho natin pang, huwag na tayong maghintay pa ng marami pang prophecy. Ngayon na ang tamang paglilingkod sa ating Panginoon. So John, ngayon na ang tamang paglilingkod sa Diyos. Huwag kang magmadali. Ang mga magagandang lalaki, hindi mawawalan. Tandaan mo yan, John.
Tayo ang hinahabol. Hindi tayo ang nagahabol. Nandyan lang sila, pabayaan mo sila. Merong mga naghihintay, may gustong bumalik. Kaya mo lang silang maghintay lahat. So, ang mahalaga ay tayo ay maglingkod sa Panginoon. At hindi lamang to para kay John John. Maglingkod tayo sa Panginoon ngayon na. Pwede ba tayong kumanta yung paboritong kanta ni Nanay, maglilingkod sa iyo. Hindi nagkataon na napakinggan mo ito. Tinatawag ka ni Lord para tanggapin mo na siya. Tinatawag ka ni Jesus para tanggapin mo na siya. Bilang Lord God Savior ng iyong buhay. Huwag mo nang palipasin ang gabing ito. Hindi ang yaman ng mundo ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pinakamahalaga sa lahat ay yung nasa piling ka ni Kristo. The Bible says in Psalm 16 verse 11, in His presence, there is fullness of joy. At kung naranasan mo nang maglingkod sa Panginoon, ikaw ay nawala. Nawa matapos ang gabing ito na mag-aalay tayo ng buhay sa Panginoon. Hindi lamang si John John, tayong lahat. Lord, pagkatapos ng gabing ito, makikita mo po ako sa mas mataas na paglilingkod sa iyo. Maglilingkod ako, libong hirap man ang danasin ko. Pagtitiis, yan ang nais mo. Pagkat may pangako ka sa problema, di dapat mangamba. Pangangailangan ay alam niya. Ngunit kung magiging tapat sa akin, may pangako ka. Hindi kita pinabayaan o iniwan man. Lumapit ka at ako ay tutugon sa'yo. Sa araw, gabi ng buhay ay kasama kita. Tumawag ka at ang luha'y papahirin niya. We will serve the Lord even when trials come. Nothing can separate us from the love of God. And we are more than conquerors. No one can defeat us. We are a chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Shall we standing please and give reverence to God? We will serve the Lord. Shall we sing this song to God? Even when trials come, nothing can separate us from the Lord. We are more than conquerors. No one can
Filipinas, we are a chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve. As for me and my house, we will serve. Sing it, hallelujah. We will serve the Lord. We will serve. Our voices to God, lift it up higher to the Lord, hallelujah, from the heart, from the bottom of our hearts, we will serve. Sing it, hallelujah, we will serve. Taas po natin ating mga kamay patungo ng langit. Everybody, hands lift it up. Nobody moving around, please. Nobody talking nasa kaliwat kanan mo. Just lift it up higher to the Lord. At sa oras na ito, we rededicate more our lives to Jesus. Binigay na natin ang buhay natin sa Panginoon. Muli nating ibibigay ang buhay natin kay Lord. At yun ang hihilingin ko kay John, lalo pa nating ibigay ang buhay natin sa Panginoon. Kausapin mo ang Lord in a very personal way. Sabihin mo ito sa Kanya. Lord, paglilingkuran mo kita hanggang sa huling hininga ng buhay ko. I will give my best para sa iyong dakilang pangalan. Ano mang problema, pagsubok, laban ng buhay, ano mang tukso, hindi ako bibigay. Hindi ako susuko. Hindi ako hatras. Tutulungan mo ako, Panginoon. Alam kong hindi ito nagkataon. Alam kong pinano mo ito. Walang nagkataon sa iyo. Dakilang Ama. Salamat po, Diyos. John, pwede bang ipanalangin kita bago ka ipanalangin ng Papa mo? Alam kong merong the best na panalangin ng mga magulang mo para sa iyo. Pero gusto kong mag-aalay ng dalangin para sa iyo. Father God, binibigay ko siya sa iyo. Let thine perfect will be done upon his life. Surround him with your love. Surround him with your glory, I pray in Jesus' name. Father, I pray, use her, use him more mightily, effectively in this battle hour. Father, anoint him more, I pray. At kung ano pa ang hindi pa niya nagagawa para sa iyo, magawa po niya. Higit po sa aming inaasahan. Father, I pray, Lord, lalo ka pa niyang mahalin ng higit pa ka sa dati. Lalo kanyang paglingkuran ang higit pa huwag sa dati. Sa pamamagitan po niya, Ama, akayin niya, hindi lamang po ang maraming kabataan, pati na po ang mga adult, patungo sa iyong piling, ang sila'y maribay at mabuhay na kagaya ni Kristo Jesus. Lord, kung anong meron ako, kung anong meron akong tinanggap mula sa iyo, ibigay mo rin po sa kanya. As for me, my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, I will serve.
Maglilingkod ako, libong hirap man ang danasin ko. Pagtitiis, yan ang nais mo, pagkat may pangako ka. Sa problema'y di dapat mangamba, pangangailangan ay alam niya. Ngunit kung magiging tapat sa akin, may pangako siya. Hindi kanya pinabayaan o iniwan man. Tumawag ka at siya ay tutugon sa'yo sa bawat gabi ng buhay. Ay kasama mo siya, lumapit ka at ang luha'y papahirin niya. Maglilingkod sa'yo, todong-todo na ito o Diyos. Wala na pong ititira pa, pagkat may pangako ka. Hindi kita manifestation. Ito na nga yung manifestation.